Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesucristo. Amen. Magandang araw o gabi sa lahat ng nakikinig sa programang ito. Ako po ulit si Rosita ng Mindanao at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, karanasan naman ng aking lolo boy at lola indang sa aswang. Ikukwento ko po sa inyo kung paano nagkaroon ng marka ang aking nanay sa kanyang braso. Nangyari ito nung mga panahong ipinagbubuntis pa lang hanggang naipanganak ng aking lola si Mama Ignacia. Kung napakinggan ninyo ang dati kong kwento na may pamagat na Lolo Kikoy, sa kaparehong lugar pa rin po ito nangyari. Noong ipinagbubuntis ng lola ko si Mama, hindi kaagad nalaman ni Lolo. Nang mga panahon na iyon, sina Lolo at Lola pa lang ang nakatira sa lugar nila sa bundok. Wala pa ang mga paryente na mga kapitbahay nila. At nung time na yon, may iilang tanim na ng mga kakaw sa lugar. Pinarami nila at nagtanim din ng iba pang mga puno. Yun ang ikinabubuhay ng aking lolo at lola. Kapag marami na silang naipon na mga buto ng kakaw, binibenta nila ito sa baba ng bundok kung kailan nagaganap ang tabo. Bale ang proseso nun, sa mga hindi familiar, binibilad muna sa araw hanggang matuyo. Pagkatapos ay sinasangag sa kawa hanggang magkulay dark brown, tapos ang pinakahuling proseso, pinapagiling at binebenta na. Magkasama lagi si Lolo at Lola kapag nagawi sa tabo, sapagkat gaya ng sabi ko, sila pa lang ang nakatira sa bundok na yon nung una. Nakakatakot naman kapag magpapaiwang mag-isa si Lola doon, kaya sumasama talaga siya. Sobrang tahimik kasi ng lugar nila, lalong-lalo na sa gabi. Wala raw talaga silang libangan doon dati, dahil kahit radyong dibaterya hindi makabili. Kwento ni Mama Ignacia, kahit malayo ang lugar nila, nilalakad lang ng mga magulang niya papunta sa pamilihan hanggang sa pag-uwi. Pero dahil laking bundok din, baliwala sa kanila ang distansya. Sanay na kung baga. Ang mahalaga na ibebenta ang mga giniling na binhi ng kakao upang makapamili ng mga pagkain at iba pang pangangailangan sa bundok bago uuwi. Nang dahil doon, marami silang mga naging karanasan sa daan. Minsan isang araw, mga alas 4 na ng hapon noon, pauwi na sina Lolo galing sa tabo at medyo malapit na sa kanilang bahay. Si Lolo Boy may lukdo-lukdong sako sa abaga na may lamang mga pinamili. Nauunang naglalakad ang aking lola noon habang nakasunod naman si Lolo. Kalagitnaan ng paglalakad, pagdating sa bandang kakahuyan kung saan paakyat na ang daan, may taong namataan si Lola Indang na parang kuba. Sa tingin niya ay isang matandang babae dahil sa buhok nitong mahaba at puti na. Wala lang naman sa kanya yon sapagkat may mga dumadaan daw talaga minsan sa bahaging yon. Ngunit nagtaka ang aking lola Indang sapagkat kakaiba umano ang ikinikilos ng matanda. Paano kasi sir? Nung makita niya ito, biglang nagtago sa malaking puno ng mangga na animoy nagulat at natakot daw sa kanila. Yung lolo ko naman, hindi niya nakita yon kasi nga nasa likod siya ng aking lola at may lukdo-lukdo pang sako sa abaga. Siyempre medyo nakayuko yun habang naglalakad. Si Lola naman dala ng pagtataka, huminto muna saglit at sinabi kay Lolo na may taong nagtatago sa puno ng mangga. Saan ba? Wala naman ah. Meron. May nakita ko kanina dyan. Ang bilis ng nagtago eh. Ay, sige na, dumiretso ka na. Hayaan mo na yan, baka napadaan lang. At dahil nakaramdam ng takot si Lola, si Lolo Boy ang pinauna niya. Pagdating sa may puno ng mangga,
Ganun na lang ang pagtataka ni Lola kasi wala na yung matandang kanyang nakita. Ako, baka na malikmata ka lang indang. Wala namang tao rito. Pero nakita ko talaga, Boy. Baka napagod ka lang. Hayaan na natin yon. Tara na at malapit ng magdilim. Dumiretso na sila sa paglalakad hanggang makarating sa bahay nila. Kinagabihan nun, inopen up ulit yun ni Lola kay Lolo. Giit niya, hindi siya namalikmata. Totoong may nakita siyang matandang kuba na biglang nagtago sa may puno ng mangga. At para maniwala ang aking Lolo, inilarawan ito ni Lola. Pagkatapos nun ay naniwala naman si Lolo. Pero sinabi niya na lang kay Lola na baka taong napadaan lang sa lugar na yon para hindi na ito matakot. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla na lang yung nawala sa may puno ng mangga. Kaya ang aking Lola, natakot pa rin talaga. Pumasok sa isip niya na baka isang engkanto o di naman kaya'y isang aswang ang kanyang nakita. Pagdating kasi sa mga usaping ganyan, naniniwala talaga sila sapagkat umiiral na ang mga aswang sa panahon nila. At kung napakinggan ninyo ang dati kong kwento, may paryente kaming aswang na ninong pa ni Mama. Kaya ang mga magulang niya hindi talaga takot pagdating sa mga ganyan. Kaya ang laging sinasabi ni Lolo kay Lola, huwag mag-alala. Huwag kang masyadong mag-iisip ng mga ganyan. At saka kung aswang man yun, bakit naman siya magpapakita sa atin? Wala naman tayong atraso sa kanila. Pero kung ganun man, huwag lang talaga siyang magkakamali, kundi baka mamalasin siya pag ako ang kaharap niya. Alam mo namang hindi ako natatakot sa mga ganyan. Pero alam mo, Indang, tingin ko kaya siguro biglang nawala yun dahil natakot sa iyo. Sa sinabi ni Lolo, natawa na lang si Lola. May mga pagkakataon na madilim na silang nakakauwi sa kanilang kubo. Kwento ni Mama, nung una ay nakakatakot dahil klase-klaseng huni ang kanilang naririnig sa daan. Pero katagalan, nasanay na lang din sapagkat mga huni lang naman ang madalas nilang naririnig. Kung minsan mga kaluskos na parang sumusunod sa kanila. Kung baga, nagpaparamdam lang pero hindi naman nang haharang. Isang araw, naubusan ng bigas sina Lola at wala silang perang pambili nun dahil hindi pa nakapagiling ng binhi ng kakao para ibenta sa tabo. Kaya ang ginawa nila Lolo, umaga pa lang ay nagpunta na sila sa kanilang taniman ng gulay at nagbungkal ng mga kamote. Namutol din ng mga saging para may makain. Pagsapit ng dapit hapon, nanghuli sila ng maliliit na isda sa ilog. Nung nagtatakip silim na, nagpa siya na silang uuwi. Pag-ahon sa tubig, ilang sandali nun, nakita nilang pareho ang malaking itim na ibon na lumipad sa kalibunan unahan lang mula sa kanilang kinaroroonan. Sa mga hindi familiar, ang kalibunan ay salitang Bisaya na ang ibig sabihin po ay gubat. So yun na nga, pagkakita ni Lolo sa ibon ay dali-dali niya itong sinundan. Dahil ang nasa isip niya, ulam na. Paano kasi, ang ibon na yon ay parang pabo na sa laki. Ngunit pagkarating ni Lolo sa kalibunan, nagulat siya dahil yung tunog daw ng ibon na yon, parang lata na pinupukpok ng mahina. Ilang sandali pa, may asong itim doon na bigla na lang tumakbo palayo. Sa nakita, inutuban si Lolo Boy ng kakaiba pero hindi siya nagpahalata kay Lola. Ang ginawa niya, pasimpleng bumalik kay Lola at nagsabing sila'y uuwi na. Aniya, tara na Indang, dumidilim na, magluluto pa tayo. Sana yung ibon? Wala na, lumipad pagkalapit ko pa lang. Mabilis pa sa alas 4. Sayang, ang laki pa naman nun, di ba? Oo nga eh. Pero hayaan mo na yun. Tara na at magluluto pa tayo. Sabay hawak ni Lolo sa kamay ni Lola at naglakad pa uwi. Kinagabihan, matapos makapaghapunan, umupo muna si Lolo Boy sa labas ng kanilang kubo habang nananabako. Makaraan ng ilang minuto, narinig niya ang tunog na pamilyar sa kanya.
ang huni ng ibon na parang mahinang pinupukpok na lata ang tunog. Pumasok agad sa isip niya yung nakitang ibon sa may sapa kasi katulad na katulad ang nililikhang tinig. Nakiramdam lang si Lolo nun at hinahanap niya kung saan ito nagmumula. Kung anumang klaseng hayop ito, para mataboy, kumuha siya ng lukay at sinindihan tapos nagpausok sa ilalim ng puno ng mangga. May kutob kasi siya na isang aswang ang humuhuni. Tumingala si Lolo sa taas ng puno at napansin niyang parang may kung anong hayop ang nooy nakaakap sa katawan nito sa taas. Sa galit ni Lolo, kinuha niya ang kanyang itak at tinaga sa katawan ng puno ng mangga. Pinapababa niya yung aswang na nakakapit sa taas. Pero ang nilalang, hindi ito gumagalaw, nanatiling nakayakap sa puno ng mangga. Hinamon ito ni Lolo at minura. Ang sabi niya, "Hayop kang aswang ka. Bumaba ka dyan. Ba't mo kami sinusundan? Pag nahuli kita ngayon, malilintian ka sa akin." At dahil hindi gumagalaw ang aswang, dumampot ng bato si Lolo at binato ang nilalang. Ilang sandali nun, gumapang ito paitaas ng kaibilis tapos lumundag, sabay buka ng malaking pakpak at lumipad palayo. Si Lola Indang naman, nagulat sa tinura ni Lolo, natakot sapagkat narinig niya rin ang pagaspas ng malaking pakpak. "Pumasok ka na lang dito, boy. Natatakot na ako eh." "Oo, Indang. Huwag kang mag-alala dyan. Di tayo gagalawin yan." "Bakit kaya nandito ang aswang na yun?" "Di ko nga rin alam eh. Pero hayaan mo na, huwag kang mag-alala. Huwag kang magtakot-takot dyan kasi hindi yan makakalapit dito sa atin." Ngunit ng gabi na yon, hindi talaga mapigilang matakot si Lola dahil ilang beses nilang narinig ang pagaspas ng malaking pakpak na pabalik-balik lang sa kanilang payag. Kaya si Lolo at Lola hindi nakatulog ng maayos. Hanggang sa ilang araw noon, Linggo, napansin na lang nila na nagdadalang tao na pala si Lola. Sa kabila ng mga nakakatakot na karanasan, ikinatuwa naman nila ang dala nitong balita sapagkat magkakaroon na pala sila ng anak. Na kaya pala may aswang ay dahil buntis na pala si Lola. Nang dahil doon, kahit hindi takot ang aking lolo sa mga ganyan kasi nga nasa dugo na rin nila, sa sumunod na araw noon ay bumaba sila ng bundok at nagpatingin sa isang manambalan o albularyo na tawag sa Tagalog sa kagustuhan na rin ng aking lola. Nagpagawa sila ng habak para hindi malapitan ng masasamang elemento at nilalang. Madalas na rin silang nagpapausok ng mga pangtaboy sa mga ito tuwing hapon at gabi. Simula noon, sir, ay naging maayos naman ang lahat hanggang sa nakapanganak si Lola. At yun na nga, yung aking mama na pinangalanan nilang Ignacia. Sa baba sila ng bundok noon na natili ng ilang araw, sa bahay ng kapatid ni Lolo dahil sa manghihilot ng anak si Lola. Matapos noon, dumaan ng ilang araw, nagplano na sila na pabinyagan ng aking mama. Isa sa mga ninong niya ay yung si Lolo Kikoy kung napakinggan ninyo ang dati kong kwento. Hindi pa siya aswang nung time na yon pero ang nanay niya ay ganon. Nang mga panahon na yon, kapag may batang pinapanganak, pinapabinyagan ka agad. Hindi uso yung tulad sa panahon natin ngayon na bongga tapos maraming ninong na dapat, yung iba ay mayayaman pa, diba? Sa panahon nila Lola, ang importante ay ang basbas ng pari kasi hindi natin alam kung may mangyayaring hindi ka nais-nais sa bata. Mas mabuti na umanong mabinyagan ka agad. Ang sabi kasi ng aking nanay, sir, mapupunta raw sa langit yung mga batang nabinyagan na kapag may masamang nangyari sa kanila tulad halimbawa kapag namatay sa sakit o kung anumang dahilan. Pero yon ay ayon lang po sa kwento ng aking mama. So ayon na nga, matapos noon, makalipas ang ilang araw, bumalik na ang aking lolo at lola sa bundok kasama ang kanilang maliit pa na anak. Dito na nangyari
ang marka sa braso ng aking ina. Isang karanasan na kailanman hinding-hindi nila makakalimutan. Simula nung nakabalik sila sa lugar, gabi-gabing may bumibisitang mga aswang. Si Lolo naman, gabi-gabi rin ang pagmumura. Gabi-gabing nagpapausok ng goma at gabi-gabi rin naghahamon at may binabato pang aswang na nagtatago lang sa mga puno sa paligid ng kanilang payag. Dahil sa mga nakakatakot na bisita, kapag pumupunta si Lolo sa taniman nila, hindi nagpapaiwan sina Lola sa kubo kahit tirik na tirik pa ang araw. At kapag may bibilhin sa baba ng bundok, sumasama talaga si Lola at anak nila. Mahirap na kasi nga, wala pa silang kapitbahay ng mga panahon na yon. Baka bigla na lang daw silang pasukin doon, paniguradong walang tutulong sa kanila. Hanggang sa isang gabi pa, isang gabing nag-ukit ng marka hindi lang sa balat ni Mama, kundi pati na sa kanyang alaala. Tulog na si Lolo at Lola noon. Pagsapit ng hating gabi, nahalimpungatan ng aking Lola sapagkat umiiyak ng malakas si Mama Ignacia. Yung animoy parang batang nasaktan. Nang dahil doon, dali-daling napakapa si Lola sa higaan. Pero ganun na lang ang hilakbot niya nang makitang may itim na mabalahibong payat na kamay ang humila kay Mama papunta sa maliit na butas ng dingding nilang gawa sa kalakat. Sa lakas ng sigaw ni Lola, naalimpungatan din si Lolo. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang itak at tinusok yung dingding kung saan nakapwesto ang aswang. Tapos, bumaba siya ng kubo at hinanap ito. Nakita niya at hinabol ngunit hindi na naabutan. Malaking aso na raw ang kanyang nakita na tumakbo palayo. Si Lola naman, umiiyak habang pinapatahan ang bata. Takot na takot dahil munti ka nang makuha ng aswang ang anak nila. Nung sinuri nila si Mama, nakita nilang nagkasugat pala ito sa braso. Medyo malaki ang isa na parang nahiwa talaga ng matalas na bagay tulad ng kutsilyo. Yung iba naman ay maliliit lang na tuso. Ganon katulis ang kuko ng isang aswang. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon si Mama ng malaking marka sa braso. Pero pasalamat na lang sina Lolo at Lola dahil hindi tinamaan ang ugat sa kamay ni Mama. Dahil nung binendahan nila ito ng tela at nilagyan ng lana, tumigil ang dugo. Pero si Mama noon, halos umaga na nung tumigil sa kakaiyak. Dala na rin siguro ng sugat niya sa braso. Si Lolo naman, kahit hating gabi na noon, sa sobrang galit ay pinagputol-putol niya ang mga tanim nilang saging sa palibot ng kubo. Hinamon niya ang aswang pero hindi talaga ito nagpakita. Pagkabukang liwayway, kagad silang bumaba ng bundok at dinala ang bata sa albularyo. Pagdating doon, nasabi nito na grabe umano ka-agresibo ang aswang dahil kahit may habak na ang bata, nagawa pa rin itong mahawakan. Nung malaman ng mga kapatid ni Lolo ang nangyari, sumama ang tatlo sa bundok at dun din tumira upang may kapitbahay na sila. Gumawa rin sila ng mga sarili nilang tahanan. Ngunit kahit marami na sila sir, patuloy pa rin na bumibisita ang aswang. May mga gabi na hindi talaga sila pinapatulog. Talagang gustong gusto makuha ang anak nila Lolo. Si Lolo Kikoy naman, dahil nga nakagawa ito ng hindi maganda sa kapitbahay nila kasi nga naging aswang na siya noon. Tinulungan ito nila Lolo at dun din pinatira sa bundok pero doon siya gumawa ng kubo malapit sa may sapa. Nang malaman niya ang nangyari kina Lolo, lalong-lalo na sa inanak niya, nagmungkahi ito na siya na ang magbabantay kay Mama tuwing gabi. Huwag lang daw siyang katakutan nila Lolo sapagkat siya ang uri ng aswang na hindi kayang manalo ng mga kadugo at isa pa. Hayop lang ang kaya niyang kainin. Tinitiis niya ang ganon para hindi siya makagawa ng masama sa kapwa. Simula noon ay naging maayos ang lahat. Pero base sa kwento, may mga gabi raw na naririnig nilang may nag-aaway na mga aswang di kalayuan mula sa payag nila Lolo.
Si Lolo Kikoy daw yun at ang isang aswang na gustong kumuha kay Mama. Siya ang naging tagabantay, tagataboy sa mga aswang nalalapit doon sa payag o napapadpad sa lugar nila Lola. Kung minsan naman, magugulat na lang daw sila sa umaga dahil si Lolo Kikoy puno ng sugat sa mukha. Yun pala, may nakainkwentrong aswang na umaaligid-aligid sa bahay nila Lolo na gustong kumuha kay Mama. Ganon ang ginagawa ni Lolo Kikoy hanggang sa nagkaisip ang aking Mama. At kung iisipin natin, talaga namang mahaba-habang panahon ang sakripisyo. Makikita mo talaga na mahal ni Lolo Kikoy ang aking Mama. At bilang ninong, tulad ng mga magulang ng aking ina, handa rin daw siyang protektahan ng kanyang inanak na gustong kunin ng mga aswang. Kaya ang aking ina, kung narinig niyo ang dati kong kwento, nalungkot din talaga sa bigla ang pagkawala ni Lolo Kikoy. Nalaman niya kasi ang sakripisyong ginawa ng kanyang ninong dahil na rin sa kwento ng mga magulang. Na malaki pala ang naging papel ni Lolo Kikoy sa buhay ni Mama Ignacia. Siya ang naging taga-protekta para hindi mapahamak si Mama sa kamay ng mga aswang. At dito na po magtatapos ang kwentong ito. Marami pa po tayong ibabahagi, sir, pero sa susunod na lang ang iba. Maraming salamat nga pala sa pag-aayos ng aking mga istorya. Sa inyo ko po napiling ibahagi ang kwento sa kadahilan ng pareho po tayo ng lingwahe. Kaya maraming maraming salamat ulit, sir, at more power pa po sa channel nyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe na rin at suportahan din po natin ang channel na ito. Hanggang sa muling kwento, Rosita ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman tayo sa ating membership shoutouts. Binabati ko unang-una itong dalawang nag-renew ng kanilang badge, no? Unang-una si Ma'am Wilma Tambuyat, 17 months member na siya. Ayan, maraming maraming salamat po. Kay Aida Ayrer na 9 months member na. Ganon din kay Rose Olalia na 13 months member. Kay Jairus Marco Masangkay, ayan. Kay Len TV na 15 months member na. Kay Rex Tubio, 1 month. Kay Jackie Jose, 8 months na isang idol, no? Ayan, thank you, ma'am. Kay Jovi Taghap na 14 months member na. Kay Jovi Reynansia, 3 months. Kay Johnny Limbio na 16 months member na. Unix Sino, 11. Kay Granny Mayet na 1 month member na. Kay Linda Abalos, 1 month. Kay Bayot Narakista Vlog, 17. Kay Lavi Dalry, 14. Kay Darlene Kabatua, 19 months member na. Kay Farmer Nursian, 7 months. Ganon din kay Story Hikes of Dotsky. Kay Angie Kitahara, 5. Kay Elsie Diacosta, 16. Ganon din kay Madam Burns, eh. Kay Bisaya Single Vlogger, 8 months member na. Jenner Sese, 10 months. Kay Christine Olson ng Sweden, ayan, 19 months member na. Kay Hope Riker, 18. Kay Angel Esmeres, 19 months member na. Last but not the least, kay Madam Miss Puerto, 19 months member na rin, no? Ayan, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. Ang Panginoong Diyos na po ang bahala sa inyo, guys. Ayan. Once again, from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you very much. At syempre sa mga commentators natin, last update, isang mabilisang shoutout lamang po tayo, mga kaibigan. Binabati ko unang-una si Madam Dimples Yumi, pangalawa kay Mary Rose Bencolado. Pangatlo kay Madam Leslie Leslie, ayan, kay Christy Harm ng Germany, ayan. Hi Sir Pogi, shoutout sa tanan ni mong taga-Paminaw, og sa whole family, stay safe and healthy always, ayan. Maraming maraming salamat po Madam Christy Harm. Kay Sandra Herrera, kay Jude Sibling Star, James Kaisolon, kay Prince Zion Garcia.
German Marasigan kay Maricel Caramansion, kay Paul Tena. Good morning sir, pa-shoutout. Pa-experience lang po. Ayan, keep on posting sir. Ayan, shoutout sa iyo, Paul Tena. Kay Arlene Coles Beza. Kay Arlene Coles Beza ay wow, ayan, worth waiting daw talaga, Boss Alex. Sige, shoutout sa iyo, Madam Arlene. Kay Cherry Kobe, kay Gina Kalunod pa shoutout. Ayan, shoutout sa iyo, Madam Gina. Last but not the least, kay Mark Hawood. Nice story na naman, Boss, habang nagpapaligo ng alagang baboy. Ayan, sige. Sa mga gustong magpa-shoutout, guys, no, mag-ano lang kayo ha. Mag-reply lang po kayo sa ating pin post. Doon po kasi tayo kumukuha ng para sa next update or shoutout sa next update. So, yun lang. At sa mga silent listener, ganun din po, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik naming mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.